Good day, ladies and gentlemen. Our video for today is about the privileged speech delivered by the number one senator during the elections last May 2022, Senator Robin Padilla, as he pushes for the legislation for the use of medical cannabis. Hindi ko po nais na magtonong si Ramplaka, pero hindi rin po tayo magsasawang ulit-ulitin at bigyang diin ang benepisyo sa ekonomiya na ating maaani kasabay ng pagbubukas ng pinto sa medical cannabis. Hindi po natin isasantabi ang potensyal na economic benefits ng mga produktong gawa mula sa mga species na kapamilya ng cannabis para sa industrial use. Sa katunayan, ang paglilinang ng cannabis para sa industrial na gamit ay nagsimula pa noong 4000 BC nang madiskubre na maaaring gamitin ang non-psychoactive na parte ng halaman sa paggawa ng mga halos 25,000 na iba't ibang produkto tulad ng papel, pera, lubid at tela at iba pa. At sa mga pinakakilala ay ang hemp o cannabis sativa, isang halaman na kabilang sa pamilya ng mga cannabaceae. Cannabisian cousins kung ituring ang hemp at marijuana, pero hindi po sila iisa. Sa loob ng napakahabang panahon, ang hemp ay pinaniniwala ang bahagi na ng buhay ng mga sinaunang tao bago pa man umusad ang sibilisasyon. Ang kultibasyon ng hemp upang gamiting sangkap sa paggawa ng tela ay sinasabing nagsimula pa noong Iron Age sa pagitan ng 12,000 BC and 600 BC na kumalat pa sa Mediterranean na bansa sa Europa noong Christian era at sa iba pang bahagi ng kontinente noong Middle Ages. Ang mga unang naging pangulo ng Estados Unidos na sina George Washington at Thomas Jefferson po ay nagpatanim din ng hemp na udlot lamang po ang malawakang gamit nito noon sa lupain ng Amerika dahilan sa mga kakulangan ng sapat na teknolohiya, kompetisyon at siyempre propaganda. Sa loob ng milenya, ang halaman na ito ay kinilala bilang pinagmumulan ng matibay na mga hibla ng tela. Ngunit ang mga psychoactive na katangian ng cannabis sativa ay nagpahirap sa mga magsasaka na maka-access sa kapakinabang na pananim na ito. Sa katunayan pa nga po, napakarami pang produktong gawa sa hemp ang umuuspong bunsod ng makabagong teknolohiya tulad ng biofuel, laundry detergent, automobile construction parts, beauty products, hemp protein powders, hemp milk, hemp coffee and milk, particle board, biodegradable plastic, paint at insulation. Sa kasamaang palad, hindi natin mapalawak ang paggamit ng hemp dahil sa stigma, dahil lamang kasama ito sa pamilya o species ng marijuana. Ngunit sa pag-usad ng panahon at evolusyon ng teknolohiya, nagkakaroon na po ng mga pagbabago sa pagtrato sa hemp sa ibang rehiyon na may bukas na kaisipan tungkol sa napakaraming benepisyo nito. Isa po sa mga promising na teknolohiya ay ang tinatawag na Carbutura. Ito ay isang carbon and plastic waste capture project na base sa vertical farming at pagproseso ng hemp plants. Ito ay pinangungunahan ng kumpanyang Gravitas Carbutura. Panoorin po natin. Sa tampok na video, itinatalye kung paano magiging posible ang posibleng pag-convert ng hemp upang maging graphene at diamond. Ang graphene po ay isa sa mga material na ginagamit sa iba't ibang industriya tulad ng electronics, bioengineering at energy. Bukod sa ekonomikal na benepisyo ng Carbutura, tinuturing din ito bilang isang climate resilience innovation.
sapagkat nakakabawas po ang bagong proseso na ito ng carbon emissions. Sa makatwid, kung magkakaroon lamang po ng pagkakataon ang mga ganitong uri ng teknolohiya, nasisiguro kong malaki ang magiging tulong nito sa pag-unlad bilang isang bansa. Noong nakaraang linggo po ay nadaanan at nabasa ko po sa isang liham na nalathala sa Philippine Daily Inquirer patungkol sa legalisasyon ng medical cannabis mula sa perspektibo ng isang lisensyadong pharmacist na nagngangalang Miss Teresa Bandiola mula po sa Quezon City. Ang totoo po, ako po ay nagagalak na malamang nagiging kaan ang advokasya ng iyong lingkod upang mabuksan ng talakayan, palitan ng kuro-kuro at debate patungkol sa legalisasyon ng cannabis para sa compassionate use. Siksik din po sa mga kasaysayan at mga pag-aaral ang artikulo. At kaisa po tayo sa punto ni Ms. Bandiola na kinakailangang siguraduhin na magiging patient-oriented at research-oriented ang magiging implementasyon sakaling maipasa po ito bilang isang batas. Gayun din ang pagsiguradong magiging maigting ang regulasyon at pagbubuwis sa medical cannabis. Kung susumahin po, wala po tayong talo dito, mahal na Pangulo. Bagkos, napakadami po nating makukuhang benepisyo. Ginoong Pangulo, sampo ng ating mga kababayang higit na nangangailangan ng access sa medical cannabis, sana po ay naipahatid ko po sa inyo ang mensahe ng ating panukala. Nais ko pong iwan sa lahat ang ilang palaisipan. Gaano pa po karaming pagkakataon ang ating palilipasin? Hanggang kailan pa po natin isasara ang ating pinto para sa medical cannabis samantalang bukas tayo sa iba pang nakakapaminsalang produktong panlibangan lamang? Gaano pa po katagal magtitiis ng pasakit sila Julia Dominic, si Julia, si JJ at ang libo-libong Pilipino na umaasa sa atin para sa accessible at abot-kayang medical cannabis? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maraming salamat po. Ako po'y natutuwa at nagagalak sa speech ng ating mahal na kapatid ni Senator Robin Hood Padilla. Eh, tamang-tama ang speech po kanina ni Senator Pimentel ay hemp. So yung pera natin, pwedeng cannabis hemp. Ang problema dyan, baka pag pinold nila, i-hit-hit nila yung pera natin. Maubos yung pera natin. At kung meron pong ebidensya na yung cannabis ay pagdadagdag ng buhok sa mga meron, walang buhok. May study nun. Pangulo, meron po. Meron study. Opo. Cannabis oil. Opo. May matutuwa sa atin dito sa Senado. Opo, napakadami pong... Ang katotohanan po niyan, mahal na Pangulo, yung pong tibay, kung naalala niyo po sa kasaysayan, meron po tayong Manila hemp. Opo. Opo. At yan po yung katulad po ng abaka. Kaya po kanina, doon po sa talumpati ng ating kagalang-galang na minority leader, yes, tunay po na ako po ay natutuwa sapagkat parehas po ang tibay ng abaka at ng hemp. Ayan. Opo. Huwag na po natin tagalit pa ito kasi yung nasa harap po, parang gusto na rin nilang tikman yung produkto mo, Senator Padilla. Kaya medyo gutom na po lahat. Pero ako'y sumasang-ayon dyan. Alam niyo po bakit, Senator Padilla? Dahil yayaman ang probinsya ko, ang bukid nun. Magiging bilyonaryo po yan. Bagay po itanim. Wala na po kaming pinyahan. Yan na lang itatanim namin dun pag ito po'y naging legal. So, Majority Leader. Thank you, Mr. President. I know a lot of our colleagues would like to ask and interpolate. They're all very interested, Mr. President. But kaso, Mr. President, dalawa na tingin ko sa inyo eh. Paano ba akong pagkain? Yes. Well, okay. Mr. President,
A lot of our colleagues spoke to this representation and they're all very interested to ask some questions. But due to the lateness of the hour, Mr. President, I move to suspend consideration on the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla. I so move, Mr. President. Yes, before we act on that, again, congratulations to Senator Robin Hood Padilla. And ako, I believe in its medical uses. Maybe we can give an open mind to this and discuss this when we get back after the break. The motion is approved.